Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Harming Go Travel Channel. Kapag bago lang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kapag gusto niyo yung video ko, please give me a like. At kapag gusto niyo na lagi kayong update sa aking mga video, please don't forget to tap the notification bell below. Guys, welcome to my YouTube channel. This is Harming Go Travel. Today, yung vlog ko today is about the lunch. Kung anong lunch. Dalawang klase lang yung lunch. May first plate at saka second plate. So, ano kaya yung first plate at saka second plate na ito? Okay, so ganito guys. Sa Pilipinas kasi, uso kasi sa aming mga Pinoy ang kanin. Kailangan meron kami kanin with ulam 3 times a day. Or minsan nga 4 times a day kasi pamahaw sa umaga, panyaga, pamahaw sa hapon, at saka panyapon. Ah, 4. 4 times kami kumakain ng kanin may ulam. Okay? So, kanin, kahit na kanin lang, with the dried fish, bastante na kami mga Pilipino. Pero tips ko sa mga Pilipino na katulad ko, hindi lagi-lagi tayo ay kumakain ng kanin ng 4 beses sa isang araw. Pwede tayong kumain din ng kanin ng 3 beses sa isang araw, either sa umaga or sa gabi. Basta 3 beses lang sa isang araw. Like example na, minsan sa umaga, tinapay lang at saka coffee. And then sa tanghali, pwede tayo mag-salad or fish, yun yung combination. And then, dessert, fruits or yogurt, etc. No? Kung anong dessert ang gusto natin. Okay, at saka sa merienda sa hapon, pwede tayong kahit ano na lang, tinapay, etc. etc. Okay, and then sa gabi naman, pwede tayo kahit mag-frutas lang or bastante na. Okay, so, depende. Pero mga Pilipino talaga, hindi talaga kami mabubuhay na walang kanin. Okay, so kailangan talaga meron kaming perfect or complete meals. Every day. Kaya yung isang sako, 50 kilos na bigas ay kulang sa amin. Sa loob ng isang buwan, lalo na kung marami yung marami kaming mga pamilya sa isang bahay. So, kulang yung isang sako. Unlike dito, yung isang kilo dito, hindi nga nauubos ng isang buwan. Imagine. Just imagine. Kasi sila dito, kumakanin lang sila. Depende, minsan once a week, or minsan nga, walang kanin sa isang linggo. Vegetable lang, or mga puri-puri, mga ganun. Okay, long story short tayo guys. Ngayon, yung vlog ko today is about the lunch. Yung lunch ko today is dalawang combination lang. So, tulad sa sinabi ko, may first plate at saka second plate. So, ano tong first plate? Yung first plate is ang second plate ko is chicken asado. Itong chicken na ito, minarinate ko muna siya sa oregano, perejil. Ito, perejil. Ajo powder, sugar, and pimienta negra. And then, siyempre, olive oil. And then, lemon. And soy sauce. Okay, so yan yung mga ginamit ko pang marinate. Okay, so nilagyan ko ito ng lahat na ingredients para i-marinate siya. Marinate ko siya ng mga 30 minutes dahil medyo na late na siyang i-marinate. Pero the more you marinate 2 hours or 1 hour, the more is masarap. Okay, ayan. Marinate muna natin siya ng 1/2 hour. At kailangan yung manok, kailangan tusukan natin para manuot yung ingredients niya dun sa loob at para lalong masarap. Ah, tsaka nakalimutan ko. 1/2 chicken cubes also. And a little bit of salt. Okay, so now we have to wait the marination. We have to wait 30 minutes. So after 30 minutes guys, inalam ko na yung manok sa loob ng oven at ilagay ko yung oven sa 250 degrees centigrade kasi medyo nagugutom na kami. So kailangan ko siyang ilagay sa higher degrees. And then yung chicken na yun, may partner siyang mixed vegetable. I-show ko sa inyo kung paano ko nilagay yung chicken sa oven or without salt. Okay? Ayan na guys, yung chicken, nilagay ko na. Wala po yan siyang stock. Okay, nilagyan ko siya ng isang liso na aho, at half na sibuyas, at isang liso na aho. At saka yung lemon na skin, nilagay ko na rin. Para pang dagdag sa bango. Nang
ng manok, yung pinagbabalan ko kanina, nilagay ko dito yung mixed vegetable. Kailangan ko munang i-marinate yung vegetable at yung chicken. Kapag medyo paluto na siya, saka ko rin ilagay ito yung vegetable sa gilid ng chicken. At yung natirang gravy or sauce na pinagbabalan ko, yan yung i-boil ko siya mamaya para meron gravy yung, para may gravy yung chicken. Okay guys, so naluto na yung aking lunch today. So tingnan natin kung ano ang sabi ng aking partner sa aking cooking lunch today. Okay, yung first plate namin is crema patatas. Ito na yung first plate namin, crema patatas. Okay, I'm going to ask my partner kung ano ang masabi niya sa aking crema patatas. Okay, mi amor. Kita ni crema. Muy riquísima. Limpia tu boca, mi amor, por favor. Ah, sí, muy bien. Eh, kita la... Kita mi crema patata. Muy rica, muy rica, muy rica. Muchas gracias, mi amor. A ver. Mmm. Mm. Qué rico. Mira, yan yung crema de patatas. Okay guys, tapos na kami sa first plate namin na patatas sa crema, potato crema. Eh ngayon, mag second plate na kami. At yung second plate namin is chicken asado with a vegetable. Guys, yan yung second plate namin. Chicken asado with vegetable. Ito po yung partner ko kung ano ang masabi niya sa akin. Chicken asado with vegetable. Mi amor, kita mi puyo asado. Muy riquísimo. Puyo asado con verdura. ¿Qué tal? Muy riquísimo. Gracias, mi amor. Mi amor. So, okay guys, tapos na kami mag lunch. And now... time to watch the television. Okay, so yun nga yung lunch namin today is potato crema, the first plate. And the second plate is chicken asado with a vegetable. At saka yung aming dessert is yogurt. Okay, so yan yung Spanish combo meals. Sana tayong mga Pilipino, sana matuto din tayo kumain without rice everyday. Kasi sila dito, hindi talaga sila mahilig sa rice. Makain na talaga sila ng rice, depende sa ulam. Kapag, pero hindi katulad sa atin ng mga Pilipino na 4 or 5 times a day tayo kumakain ng kanin. Sana tayo magbawas din tayo ng rice. Ako din nagbabawas na rin ako ng rice. Hindi rin ako kumakain ng rice everyday. Or I mean, kumakain lang ng rice pero minsan twice a week or 3 times a day. Pero sa gabi, hindi ako kumakain ng kanin. Nagbabawas din ako ng kanin. Parang nasanay na rin ako na hindi ako mag-kanin everyday. Okay, so sana tayo din para makatili tayo sa rice. Okay guys, so hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood nyo sa aking video. Sana may nakuha kayong leksyon dito sa aking video. Okay, see you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye. Mwah.